Dito sa bansa, hindi na lamang sa pagiging malakas, maganda o mabilis ang tanging pinagbabasehan ng marami kung pipili ng isang sasakyan. Yung tipong mapapakinabangan din at magagamit sa pang-araw-araw. Bukod pa dyan, sulit at praktikal ang kabuuang presyo nito, na kahit papano ay marami na rin ang makaka-afford. Ang modelong magmula noong unang inilabas sa bansa ay talagang pinilahan na ng maraming consumer. Bukod kasi sa tibay at tatag ng makina, ang pagiging durable at multi-purpose din kasi nito ang talagang pinagbasehan dito ng marami. Ngayong taon ay may bagong update na naman daw at yan ang tatalakayin natin. Ang kabuuang presyo at detalye nito ay nagbago din kaya? Yan ang aalamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan, pwede mo mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman mag-tinta palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Mitsubishi Motors ang isa sa pinakamabentang brand ng sasakyan ngayon dito sa bansa. Ang mga pangunahing modelong inilalabas nito gaya ng Mitsubishi Mirage, Expander, Montero, L300 at Estrada ay talagang bumenta sa panlasa ng marami. Isang Japanese brand car manufacturer na nangangako sa marami ng isang maaasahang sasakyan mula sa pagiging matibay, matatag at mapagkakatiwalaan. Gaya na lamang nitong Mitsubishi Expander Cross na ating tatalakayin ngayon. Isang modelong nagmula din sa lahi ng Mitsubishi Expander, bago pa man inilabas itong Cross ay nauna munang ipinakilala sa marami itong first generation na Expander. Ang standard version nito na nagkaroon ng malawakang upgrade sa external design at mga internal specs capacity. Kaya isinilang ang Expander Cross na premium variant na siyang kumpleto sa mga hinahanap mo na wala sa Mitsubishi Expander. Kaya naman, ang nakukulangan sa features nitong Expander na standard variant ay dito pumupunta sa Expander Cross na halos kumpleto na sa lahat ng bagay at wala ka nang masyadong hahanapin pa. Lalo na sa bagong modelo nito na inilabas ngayong taon. At itong nasa video natin mga kaibigan ay bagong update na naman daw ng modelong ito. Na kung mapapansin natin ay may bagong kulay nga naman. Parang may pagka-brownish ang kulay nito o medyo mapusyaw na pagka-brown kung hindi ako nagkakamali. Pero pa-comment na rin mga kaibigan kung anong tamang tawag sa kulay na to. Na bagay na bagay ngayon dito sa modelong ito. Mula sa front face ay naroon pa rin naman ang presensya ng Dynamic Shield front fascia. Mas nag-evolve nga lang ito gawa ng mga bagong ilaw at ilan sa mga front garnish na cover nito at signature design LED headlamp na ngayon ay naka T-shape at ang mas pinaliit na fog lamp at mas pinanipis naman na daytime running light ay nagbibigay ng napakagandang presensya nito. Samahan pa yan itong black painted muscular style na front bumper grille at front underskid plate karugtong nitong under grille bumper. Ay talagang nakakamangha na, ibang iba na kasi sa previous model nito. Well, anong magugustuhan mo sa modelong ito? Unang-una, ang Expander Cross kasi ay talagang napaka-adventurous, rugged looking. May built-in roof rail na tanging roof rack tray na lang ang kulang dito dahil may pagkakabitan na gaya nito. Isa pa, parang complete set na rin talaga ang pormahan nito sa accessories. Bukod sa mga fender cladding, side skirt, ito rin ay pwedeng pang off-road mula sa matitibay na chassis and suspensions na inilagay dito. Napaka-durable ng tires at nilagyan din ng ilan sa mga safety sense na magagamit mo sa mga malulubak, mababato, madudulas at matutubig na lugar. Ang gulong nito ay may sukat na 205x55R17 pero pwedeng palakihin yan ng hanggang sa 18-inch alloy wheel. Naka-tubeless tires na rin kaya hindi rin basta-bastang napaplat. Dito naman sa rear portion, may built-in rear spoiler na rin ito at shark's fin antenna na madalas sinahanap ng marami na nakakaganda palalo sa forma nito. At ang tail lamp naman nito ay pati-shape na rin na sobrang ganda na rin. At may built-in rear camera na rin nga pala itong kasama for safety and security purpose. Para hindi tayo nahihirapan sa pagpapark. At magmula naman dito sa interior,
Napaka-luxury na rin ng datingan. Mukhang mamahalin talaga kung titingnan. Napakagandang multifunctional steering wheel. Madali na lang ding i-manage dahil sa nakatilt and telescopic at adjustable ang steering column. Ginamitan din ito ng rack and pinion, kaya ang turning radius kung mag-U-turn ka ay nasa 5.2 meters lang ang nasasakop mo sa kalsada. Napaka-komportable pa nitong sakyan na tupuan, ang mga naka-leather seat cover at may makakapal na foam na de-adjustable pa at foldable na rin. Kaya ang rear space nito ay mas na ma-maximize lalo na kung may mga ikakarga kang malalaking bagay. At pwede mo na rin itong higaan, good for 4 person ay kasyang-kasya. Kaya maganda rin gamitin camper utility car. Ang modelong ito hindi lamang sa mga upuan kundi pati sa ilang mga bagay ay talagang napakasulit nito. Pagiging comfortability ay mas pinalawig pa dahil sa pagkakaroon ng mga bagay na to, tulad na lamang ng air conditioner, rear AC ventilator, heater, engine start and stop button, accessories, power outlet, center console armrest, rear seat armrest, may mga battle and cuff holders at rear reading lamp, naka power window at the keyless entry pa. Pagdating naman sa pagiging accessibility nito, ang mga key switch function at ilan sa mga sistema nito ay talagang mapapakinabangan. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng 7-inch infotainment system na the Apple CarPlay at Android Auto. At may connectivity kagaya ng Bluetooth at FM and AM radio. May smartphone connectivity rin ito at may 6 na speaker na kasama, kaya pati ang audio sound system ay napakaganda. Ang medyo late nga lang dito sa Mitsubishi Expander Cross 2023 model, itong kanyang infotainment system na 7 inches pa. Kasi ang ibang mga competitors nito ay nasa 10 inches na pataas ang sukat. Pagdating naman sa instrument panel, ito ay naka TFT at digital na rin. Mas malinaw na makikita ang sign notification at very informative. At kung pag-uusapan naman natin ang makina nito, ito ay pinapagana pa rin ng 1.5 liter gasoline engine inline 4 cylinder 16 valve dual overhead camshaft na may compression ratio na 10.0:1. Naka-automatic transmission to at 4 speed na variable gearbox. Kaya naman kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at 141 Nm of torque naman sa kada 4,000 RPM. Kaya naman ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 165 to 170 km per hour. Ang fuel supply system naman nito ay naka MPFI o tinatawag na multi-point fuel injected type. Matipid kumonsumo sa gasolina at naka Euro 4 na rin. Kaya hindi mausok. Ang 45 liters fuel tank capacity nito ay kayang ubusin ng hanggang sa 1,030 km na layo ng tinakbo o katumbas ng 22.9 km per liter na fuel consumption. May mga suspensions din ito na sulit at napaka-reliable. Nabanggit na nga natin kanina sa una na pwede talaga itong pang-offroad. Kasi sa harap ay ginamitan ng naka-Mack Pearson strut habang rear suspension naman ito ay naka-torsion beam with shock absorber and coil spring. Malalakas din ang kapit ng brake system nito dahil sa naka-ventilated disc type sa front brake habang naka-drum brake naman ang rear brake nito. Pagdating naman sa mga safety and security features, ito ay hindi rin magpapahuli. Nilagyan din kasi ng ABS o anti-lock braking system. Isang sistema na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. Meron na rin itong EBD o Electronic Brake Distributor. Gaya ng ABS ay nakatutulong din ito na mapaganda at mas maging ligtas ang paggamit ng brake procedure sa sasakyan. May stability control system na rin ito. Isang sistema naman na nagmi-maintain na din ng mas maayos na biyahe kahit pabago-bago man ang panahon at kalsada na iyong dadaanan. Magiging stable pa rin ang takbo niyan umulan man o umaraw. Meron na rin itong kasamang hill start assist control system. Ito ay para naman sa mga paahon o pababang kalsada. Bagay naman itong gamitin sa Baguio at sa Tagaytay na matataas na lugar. Kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong klaseng kalsada
na sobrang tarik ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil kahit hindi mo na masyadong tapakan pa ang brake ay hindi ka uus-us pababa kapag meron ka nitong Hill Start Assist Control System. Meron din itong ISO Fixed Child Mounts, advanced safety features para mas maprotektahan ang mga kasama nating bata sa loob ng sasakyan. Mas komportable ang kanilang pagkakaupo o pagkakalagay sa kanila. In general, kahit magkaroon pa ito ng pinakamalalang pagkabangga, ay mas maprotektahan sila sa anumang kolisyon. At may isa pang advanced safety features na idinagdag din sa bagong modelo nito, ang AYC o tinatawag na Active Yaw Control System. Ang sistemang ito sa modelo ay isang panibago at pangkaragdagan sa safety features na talagang makakatulong sa pang-araw-araw na gamit mo. Ito ang sistema na kung saan ay kumukontrol sa puwersa ng pagmamaneho o pagpipreno sa pagitan ng kaliwa at kanang gulong nito, na nasusukat ang magiging behavior ng sasakyan sa kung gaano kabarubal halimbawa ang magmamaneho nito. Sa pamamagitan ng sistemang ito, madalas ang sasakyan na lang din ang nag-a-adjust para sa atin. At ilan pa sa mga pangunahing safety measure nito ay biglang titigil automatic sa traffic light o kaya naman sa pedestrian, lalo na kung may tumatawid. Ang ilan pa sa mga basic safety features naman ito na hindi talaga dapat nawawala ay ang pagkakaroon nito ng parking sensor, mga driver and passenger side airbags, mga seat belts sa kada upuan, may crash sensor, front and side impact beams at marami pang iba. May advanced features din itong idinagdag pa. Ito ay may cruise control na rin kasi, na kung saan kahit hindi mo na masyadong tapakan pa ang accelerator, for example ay bumabiyahe ka ng malayo, pwede mong hindi ibabad ang paa mo sa gasolina o accelerator pedal kung naka-switch on na ang cruise control nito. Ay automatic pa rin tatakbo sa maintain na speed nito. Pagdating naman sa mga security features, ang modelong ito ay sagana rin. Tulad na lamang na pagkakaroon nito ng anti-theft alarm, anti-theft device, powered door lock, central locking at engine immobilizer. Para kay papano ay hindi basta-bastang magagalaw, makakarnap at talagang mahihirapan ang mga magtatangka dito. Ang sukat naman nitong modelo ay talagang eksakto lang din para magamit ng maigi ng buong pamilya. Maganda at balanse ang pagsakay. May lapad kasi ito na 1,790mm. Ang kabuong haba naman nito ay umabot sa 4,595mm. At ang taas naman nito ay nasa 1,750mm. Ang kabuang bigat nitong sasakyan ay nasa 1,840mm lamang at kayang magkarga ng kabuang bigat na 1,275kg. May ground clearance ito na 225mm, 5 pintuan at 7 upuan. Ang kasalukuyang presyo nitong sasakyan na Mitsubishi Expander Cross ay umaabot ngayon sa 1,328,000 pesos dito sa bansa. At available pa rin sa kahit saang dealer ng Mitsubishi Motors. Itong nasa video natin, kung mapapansin nyo mga kaibigan, ay pwede talagang pang-camping. Nilagyan kasi nila ito ng sample tent na nakalagay sa gilid nito. So pwedeng-pwede talaga siya mga kaibigan, lalo na sa mga gilid lang ng dagat. At may mga upuan na rin itong kasama. Hindi nga lang natin alam kung kasama siya pag binili na ang modelong ito. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Siyempre, thank you rin ang opinion at comment mo sa baba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nice mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa akin mga susunod pang video na gagawin. This is Obliss Collection. Thank you!